e Espírito Santo. Amém. Father Almighty, we praise you. We glorify your name for this another wonderful day, September 12, 2013. Father, I ask pardon, apology, forgiveness. Sana mo kasalanan ni Munahibo sa mga loandang na kinabuhi. Father, I pray alang sa among sanagpapa po Francisco, Papa Ambassadors, Church Magisterium, mga Kardinalis, Arsobispo, mga Kabispuan, Bisap, Bisap, Pedroso, mga Kabarian, Deacons, Kamatian, Seminarians, Lay Evangelizers, Amahan, Panalangini, ang tanang benefactors, advertisers, supporters, donors, our brothers and sisters who are working with me in this ministry, and to those who are behind of this ministry. Pilo-pilo amahan ang mga grasya o panalangin imong ihatag sa antastagsa ka mga kinabuhi o pamilya. Father, I pray for our President Aquino, Vice President Binay, Senators, Congressmen, Provincial Officials, Municipal Town Officials, Barangay Officials, Department of Justice, Supreme Court. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I rebuke, cancel, cast out all evil spirits, diseases, infirmities, curses, spiritual dryness, depression, pains, troubles. I rebuke you. Get out from our hearts, from our minds, from our souls, from our loved ones. I rebuke you. Come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Holy Spirit, come fill this place with your power, wisdom, conversion, and healing. Amahan, special prayer alang sa tanang mga masakiton, labi na kang Apple. I pray also, Father, sa tanang nas mga hospitals o kadto mga kalandugon sa kaintang amahan. I pray for Janela Grido, ubansab ni Anisito Lido. I pray, Father, for Monica Benasor o kang Isos Siruhi o kang Bibi Teruma, tanan naman ang nasa nandugong kaintang ni Sadwitis niling adlawa Ginoo, akos ng giapil aron ta maghimo kag milagro sa tanang mga masakiton, mga problemado o sa tanang mga tao nga nawat ang nagpaglaong ugana sa ilang pagkatao. Santa Maria, San Jose, Padipio, San Vicente, Peral. Santa Tomas de Aquino, San Agustin, San Jerome. Ubansab ni San Dominic, San Benedict. Blessed Nagar, Blessed Jan Pulisikan. San Pedro, Kalong, San Salorin, San Ruiz, Kunanto, Chupino, Camumo, Fulton, Sen. Patrick Piton. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Silti, Baratid, Jodi. Ubon, San Spina, Bos, Blizzard. San Jan Vianney. Please bring our prayers to God. Please be with us as we honor and praise our God today. In Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo ni ining adlawa kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 6, Banisiti nga ito o Kandeutso. Gugma alams mga kaaway. Apansultian ko kamo na namati ka na ko. Higugmaan ninyo ang inyo mag-aaway o buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mutunglo kaninyo o pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang tikas. O kung na dunay mong ilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong sininga. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo ug kon may mukuha sa inyong butang ayaw na kinigbawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhato nila nga na kaninyo. Kon maoray higugmao ninyo sila, pero higugma kaninyo nganong magpaabot o mangkamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala na higugma man ni adtong na higugma kanina.
kung kunya o rin buhatan ninyo maayo, kadtong nagbuhat ka ninyo maayo, nga nung magpaabot pa man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, nagbuhat man ni Ana. Kung kun maoray inyong paulamon, kadtong inyong gituuan, kamakabayan, nga nung magpaabot pa man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, magpaulaman, nagto. Sa mga makasasala o magpaabot sila na bayran sa samang kandidat. Igugmaay doon ninyo ang inyong makaaway buhata ang maayo ngadto kanila. Paulama sila sa walay pagpaabot ka bayran kaysa inyong paghimo niini. Dako ang kanti nga inyong magdawat o kabo mahimong mga anak sa bingalangdong Diyos. Kaya siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton imanman sa mga daotan. Busa pag maluluyon kabo, sama na maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kong pagukum sa inyong isikataw, pag kamodili hukman sa Diyos. Ayaw pagkasadang uban, pag kamodili pagkasadon, pasailuwa sila, pag kamo pasailuon sa Diyos. Pangatag kamo sa inyong isikataw, pag kamuatagan. Madawat ninyo ang gustong takus, ug sobra pagani nga mag-awas ini ang sudanan nga inyong gamiton alang sa uban mosab ang gamiton alang kaninyo. This is our gospel for today, September 12, 2013, adlaw nga Huwebes, another day for us to reflect. Binuwi Tagalog pa, kakarating ko lang ngayon from my Bible classes in Cebu with Brother Sok Fernandez and Reverend Father Dundon Aquino. Then, ato sang i-welcome ang pag-abot sa atong mga talaurong mga kaparian sa atong parokya, ang atong kaning padikura si Monsignor Orencio Ubak, ang kanyor, o ang atong kasamtangan para paroko si Monsignor Alberto Hoy. They are now here in our town to celebrate our coming Fiesta here in Hagnac. St. Michael, the Archangel, ang patrons na mga Angeles, magpista. Hapit niya ang pista. Niya, for your information, si St. Jerome ang scholar na nag-ubad sa Grego ng Atos Latin, magpista o sa Pizza 30 niyang pista. That's why kami ng mga sakop ni Father Dundon Aquino, siya may nag-manage sa St. Jerome Biblical Center of Cebu. Ni Abdaminia to be with that celebration in honor of St. Jerome. Yeah, St. Jerome is one of my devotions kay scholar man na siya sa Eskritura. Oh. Nindot kayo ang discussion sa Bible classes ni Father Dundon kay word for word niya, yeah, detalyado. Kining Biblia is divided in many parts man. Ay prophetic books, historical books, na ay law books, na ay gospels, na ay mga epistles. Mga yung gidiscuss nito. So, it's a great blessing for me, actually, nga naman tungod kay ang akong firming di sangyaw ng mga Biblia, natagaan ko opportunity o kagayunan na magpalawang panihini diya sa usaka secret licensing si Father Dundon Aquino. Yeah, in doctrinal and apologetics, siyempre, si Brother So. Manang, before we proceed to our reflection, I would like to extend my heartfelt thanks to the people behind me na mahoy nag-abaga sa akong
mga lakaw, labi na sa akong formation, sa akong mga klase karon. And I am preparing for another class, if God's will. O nang, padayon mo gampo niya, padayon mo support. Okay. Kamura man ang akong isandiga gilahuman na makatabang din akong advokasya. Salamat ninyo. In fact, one of my co-attendees or katumitambong asked me kung gigon sa nako pag antog Cebu nga twice a month man. Yeah. Nagduwa kaad daw dito. Yeah. Twice a month. Bugat kayo. Rin ko na may mga tao mga maluluyon o mga mangyatagong sama ninyo. By the way, karong adlaw nag-inumdong ta sa mahal na Biring Maria sa iyang pangalan. God the Father is glorified by the exalted rule in salvation of the Blessed Virgin Mary. Thus, her name of honor, a holy name, a maternal name, and a name responsive to the needs of the Church. So, nining adlawa, atong ipasidunggan ang mga birhen tungod sa iyang itawag nato na pangalan sa iyang pagkainahan sa Dios o sa iyang pagkabirhen o sa iyang pagsanong sa tawag sa Ginoo sa iya alam sa pagpangalagad isip mahimong inahan sa itong Ginoo. Unang Blessed Virgin Mary, we believe that your name is a holy name, Mary. Please intercede for all of us, most especially for more wisdom and enlightenment as we go on. Ubani ko ninyo, hindi ganyan laing episode sa atong pagkumalandong. Kining Ebanghelyo, kahit good kini may tungod o gugma alam sa mga kaaway. Mga ni usas pinaka bugat nga titsing sa itong Ginoo. Actually, gugma alam sa mga tao nga atong naimong kaaway. By the way, who are our enemies? Kinsa ang atong kaaway? Biblically speaking, ang atong kaaway, wala ang yawa. Mamani akong pagtuo, Ephesians 6:2, na ang yawa, mamani ang atong kaaway, tanawa diri. Kaya wala kita makig-away batok sa dugo o gunod o men's tao in other version. Kung dili batok sa matang espiritu, anong gaong diaks kalangitan sa mga pangulo, sa mga anangas gahong, o sa mga dautang gahong na nagmando ni ining kalibutan sa kagitnit. Meaning, ang ato ni ay kaaway mao ang yawa, spiritual beings. Where did they come from? This asinagikan. Revelation 12:7-9, there was a ritual in heaven na gitawag sa ubang mga scholars o Armageddon between San Miguel atong patron dilis hagna o batok siyang kaaway ng yawa. San Miguel adunay daghang mga disipulo mga angelis while Lucifer napod siya daghang mga disipulo mga bisakupan nagbugnok kaaway. It's my building. Perting bildiya ang yawa. Daog sa Miguel. Unang bulahan tang tagahagna kay atong patron sa San Miguel Arcangel na hapit na sa ulogon ang iyang pista karong Setyembre 29
midaog na sgubat dito sa langit, pildi ang iyang kaaway nga mao ang iyawa. Ya, ipanghagbong man, dinis kalibutan ang iyawa. Ha? Ihagbong. Pag-ingot Revelation 12:7-9. Now, what is the relationship ni ining itawag nato o paghagbong sa iyawa o sa iyang mga disipulo in sa kupan, dinis kalibutan? If it's about human enemies, unsay kalambigitan ni Ana. The truth is, sa tinuodan, ang tao, dili na may atong kaaway. Kisengon, Pablo. At mabasa, Ephesians 6:12. Kaya wala kita makig-away batok sa tao. Unod, pagdugo, refers tao na. In other version, even will try to read this, tao gigamit. Although maoraling version na, din sa Ephesians 6:12. Oh. Kaya wala kita makig-away batok sa mga tao. Kundi batok sa matang espirituhanong gahong dias kalangitan, sa mga hari, anahas mga gahong, ug sa pangulo ng kalibutanas kangit-ngit. Meaning, dili din tao ang atong kaaway. Kinsa ang espiritu sa Yawa na naa misulod ni anang maong tao. You got my point? This is the relationship of what I am talking. Ephesians 6:12, what ang makigaway tao kundi masamang espiritu sa Tagalog pa, evil spirits. Where did they come from? This is nagikan. In heaven. Ano naman? Rebuild them ng Yawa, Isaiah 14:11-14. Then when there was a great war in heaven, Lucifer was defeated with his angels. They were thrown here on earth. That's why daga mga tao na gipang pusis, gipang sudlan, gipang atake, gipang ulipon sa Yawa. In other words, ang tao di ay biktima lang sa Yawa. That's why dili tao ang atong kaaway, ingon si Pablo, kundili ang Yawa nga misulod ni iling tao na iyang gibiktima. You get my point? But what is in our minds? Unsa may nasa atong una-una? Ang atong pagtuo, ang atong una-una, if it's about enemies, tao, yes, of course. Tao yun. Ang atong mga kaaway, pero kung sa giyon ni Pablo, Ephesians 6:12, what ang makikaaway ang mga tawana? Ang atong kaaway, ang mga espirituanong gaong, gana amisulod, either sa utok, sa kasing-kasing, sa kalag, o diha sa kinabuhi sa maong tao. Kaya ang Yawa, yagbong na diri, niya, nas bato, nas tubig, nas kahoy, mga engkanto, mga chatot, whatever nga mga pangalan na sa atong mga katigulangan. Yes, of course. That's biblical. Ha? Biblical na. Kaya mga engkanto dito, the winding, mga spiritual beings, spiritual creatures, na mas palibot. They were thrown from heaven when devil was defeated. Siyang Yawa na pili. Oh. Niya kay nagsusuro yung minis kalibutan. Mo ni rason ang manguros tabi sa gasa. If other dimensions believe that having a sign of the cross is a protection from enemies, then why, according to them, kitang katoliko manguros bisag naas kananan na simbahan bisag asa manguros ang this is in parallel to what I am saying to you. Nga diin ang mga Yawa, di kasdakit, ipanghagbong na. Sa transuot sa kalibutan, mo nang dagang Yawa sa palibot, mo nang umuros na bisang asa. Bisang kananan, bisang pag-alasimbahan, o bisang asa ko ng Yawa. Lingkod ko na simplo, dos tisanulika, dos unodjes. O, pinaghan ko na sila.
Bisag asa, mano mangurus ta kay mudagan ang yawa, madlok ng krus. Oh, this is the answer why we need to have a sign of the cross wherever we go. So simbahan ka na, bisag asa ta, kay ang yawa, bisag asa man. Ha? Mini presente ang yawa, mini daghan o presensya ang yawa. Despalibot kay daghan o nasa ni panghagbong, gikas, langit, pagkapilde. Di naas, panibot, ano mangurus ta bisag asa? You get my point, my dear viewers and listeners? Oh, that's the answer. Para mangurus ta pirmi. Kinayawa man si palibot, daga man na, pag mangurus ta, mablok man sa Tisima Trinidad, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh. Muna nga itong makita ni ining maong rasonis or ni ining atong doktrina sa pagpangurus anong bisagasa, kaya ang yawa bisagasa di ay huwag ka ng yawa na bisagasa, mauna ang atong mga kaaway. Ephesians 6:12. Right? Did you hear already the statements of other people? Love the sinner, hate the sins. Higugmaa ang mga sa kasi lagi ang sala. Mara punis mga karutulang ipabutan des publiko. Anak ka na yun. Save the user, jail the person. Luwasa ang nagamit sa sabo niya, prisuha ng maligya. Kaya ano, ang ningamit, biktima ranas ng maligya, o may gamiton ang user kunway ng maligya. In the same words, ang tao unta buutan, ang tao unta tarong, ang tao unta dinta mangitag bikil, dinta makasaa, unwak pa'y yawak. Mauni ang atong makita na realidad. Meaning, ang inong gandi ay ngano ang tao na himong dautan, na himong makasasa, o na himong kaaway siya sa iyang isig ka tao, tungod sa di niya maayong ibuhat, ipakita, kinaiya batasan, gaway panigingnan, tungod na kay kanang tawhana, biktima lang na sa pwersa sa yawa nga miatakis iya. Mauna'y principle na love the sinner, hate the sin because sin comes from devil. If you will hate sin, that is the saying that you are hitting the source, ang tinugdan, the author, who is author of sin. Wala ay ang yawa. Mga din ay principle na nag-imon, love the sinner, hate the sin, meaning, kasi lagi ang yawa, higugmaa ang tao. Kay ano, ang tao, biktima lang na sa yawa. Sa pagkatinuod, dili na yung tao, ang kaaway nato, kundi ang yawa, nga naa ni anang maong tao. O yun, isigon, si Pablo, if this sense is good, mawali ang rason nga nung si Kristus Ibanghilyo. Marcos, ganon kaayong miingon. Higugmaa ang inyong kaaway. Ayaw kamo pagdumot kanila. Ngano! Bago ba na po ng realization? Bago na po ng discovery? When I reflect to God, when I pray to Him, when I ask divine revelation from God, if who are my enemies? The message is clear. Gikas Ginoo, inspired sa akong pangisipan sa panahon nga namalandong kuwali. Nadilip di ay ng atong tao na atong dikatubang ang atong kaaway. Dilip. Insa, ang naa sa kasing-kasing utok di anang maong tao sa imong palibot. Mawin mo si Kristo, higugmaa ang imong kaaway. This is the same to the statements. Love the sinners and hate the sins. Oh. Ay, gingon din eh. Higugma ang imong kaaway. If you are enlightened today,
na ang ato din kaaway mao ang yawa na naas mong tao o dili mismo ang tao ay ang virisyon. This is my belief. Na kamungtanan na nagtanaw o nagminaw di hindi mong programa karuntak na. It is just easy for you to love the people around you who are hurting you, who are hitting you, who are doing bad to you, who are persecuting you. Sa iyong ranak ni mo, hibugmaon ng mga tao sa palibot. If you are enlightened with regards to my presentation for today, na dili na tao ang atong kaaway, Timos Pablo, Ephesians 1, kinsa ang yawa. Iyag nang di-clarify, bisa kung sao itong basa ng Ephesians 1. Believe me, dili tao ang atong kaaway. Kundi ang atong kaaway, ang naa ni anang kasingkasi o utok sa tao na mahinungdan sa iyang pagkabadyaga, pagkatampalasan, pagkadautan, mahinungdan sa iyang dautang binuhatan, mahinungdan sa iyang pagpasakit kanimo, dili siya ang gahimo anak kategori kali, but the one who is possessing that person is the source, is the author. Mao ang itawag ito, principal sa dautan niyang gibuhat. Sa law bitaw na may principle of inducement, principle of direct participation. Oh. At makita na kiningyawa sa daan eh. As a principle of a certain case, of a certain crime, of a certain sin, principle of inducement. That is the term of that. That is written in Santiago chapter 1 verse 13. Listen carefully. In fact, this question I raised to Brother So. If you heard us, if you saw us sa aming programa sa CCTV Cebu, yan itong Lunes sa Amartis sa gabi, o pagkaras na ibig, 7 PM, we are in the YRF, followed by CCTV. Muna akong routine if I will be in Cebu with friends. So, oh, I accompany with them 2 hours more or less. Then Padre Aquino also 2 hours more or less. At least dili kayo presyo sa kuha. Kabalo mo, ni Unia Santiago 1, versiklo 13. Kung ang usa ka tao tintalo, dili siya angay mo imun. Tentitasyon, gikan sa Diyos. Ano? E ang Diyos, dili man matintal kang bisan kinsa. Ha? Sa pagbuhat o dautan, o dili usag siya mo tintal kang bisan kinsa. Kinsa may matintal. Wala hindi. Kundi ni Diyos, kinsa ang yawa. Santiago 1:13. Ang yawa mao ang manintal sa tao. Gitawag na sa balaod, sa yuta, o principal by inducement. Anad kayo sa tunay niyo lang eh. Ako may galang mga lawyers. Principal by inducement. Isusulan sa principal ang tao sa pagpatay. Ang nagsulsul gitawag o principal by inducement. Niya ang nagpatay, principal by direct participation. Muli akong understanding in my little nga comprehension with regards sa principle of inducement and principle of direct participation. Maari trabaho siya ba? Ha? Mu-induce siya sa tao, yung tintal ng tao, yung kungungan ng tao, sinibugnoan na, awaya na, patya na, kasilagi na, dumti na, libaka na, sige, ilara na, ha? Biktima na. Mo-induce mo siya ba? Manunsul ba? Mangungong. Ano ito ba siya? Wah, Santiago 3, principal by inducement ang term, anak, sa balaod siyuta. But you know what? If man is cooperating, although matawag ko siya nag-accomplice or accessory, pero pag ang tao mukupirar sa yawa, mahimo ba yung pagkang principal by direct participation? Kaya nikomplete ko ka sa yawa to commit a certain crime. Oh. Mora'y tinuon. Sa lupa, kung atong tanawon, kung wak pa yawa na miin Diyos,
mihungo, mitintal ang taon ta, dili unta makasala. Kung wak pa yawa na mihungo, mitintal sa tao, dili unta ang tao, madaog o mada sa paghimo o sala. Mami, tinuhiya ni Pablo, ako rin hindi reveal sa inyo ha, this is not my theology, but this is the theology of Paul, Ephesians 6:1. Yan yung klaro, wak ta magigaway tao, tinuod man yun, biblically speaking. Kung dilis, yawa, na nagpalibot, hagbong ikas langit, tao na yung indyo sa tao, may tinta sa tao, may himuglakan anong tao, masayop, makasala. Right? Muna nga itong timanan. Kunya nga ng pagkasal, o matabrad ko ng yawa na yung may uto, tungod man po niya sa Sirach 15:14-15, gitagaan matag freedom of choice, free will. We know what is bad, what is wrong. Momentan yatag skino ka bright kalantip sa labutan common sense nya dagaman nato mo kupiral sa yawa dagaman nato mahimo pang accomplice dagaman nato mahimo pang aksesero accessory ah rather kaabin kunaybans conspirators in other term sa yawa there are many people na ingani ang gibuha instead resisting from evils Santiago, kano si Tisok ni Yawa, what is bad news? May kupirit ang tao, nagpagamit ang tao, nagpabiktima ang tao, maunay ground na nung ang tao, pakasagos ginoo, tungod kay gitagaan ang taong saktong utok, ang mga naidibirin sa bilas pang utok, kanang nalisuan, bawo na sila. Iwan mo na sila, kay bawo silang ibuat, kita, mga butan, ay bawo tagon sa yanayon si Diri, mao na kumupilit ang dautan, mao na pagkasalun ta. But originally, ang kontragus ginoo, alam to mga istanipan kita. Kikibawa naman ginoo na makasakta, mga madaligingon, skorpion, to hear is human, but to forgive is divine. Because that's a truth. Romans 3:10, all of us are sinners. Ang tamo ang kuway sa, buto na, baka ko na. Mao na kitang tanang makasak, nakita na sa ginoo. That's human weakness. Nadali kayo na ma-indyo si Yawa, ma-inad siya ako, ma-biktima si Yawa. Pero, because of the freedom and intellect given to each one of us, maunig grounds ginungano nga ang tao, iyang pakasadon. Speaking of pakasadon, talagang yung iyang decisionan ba ng tao is convicted, is what they call proven beyond reasonable doubt na saan sa unsay dibuha. Ano man, human is cooperating. Sometimes, ang tao, nahimong accomplice, accessory, nahimo pang co-principal kay committing a certain sin with the cooperation sa inducement si Yawa. Na yung mga tao nga na. Muna inungdan na ang tao din nakasaha. Muna inungdan na ang tao pagkasadoon. Na naman, tungod kay ang tao, hindi kumpirag. Kanya, naibaw siya ang adaota na dito yuan. You got me? Mao din na ang tao giingnan sa ginuog makasasa. Ngano? Kay ang tao gipresyums ginuong kamao unsay maayo unsay dautan. But sadto no, daganato mas mupili og dautan. Right? You got me? Pero kinsay utol, sirs, kinsay hinungdan ngano kita makasa? Because of devil's inducement to us. Because of devils who are tempting us to do bad. Every now and then. Mao na to those who are resisting, you are blessed. But to those who are cooperating, ask forgiveness. You are victims of devils. Categorically. Specifically. Biktima kasiyawa. Right? Nakuha niyo? Sa ato pa, sa kamatuuran na ang tao, biktima lang sa yawa. This is my declaration today. Wala ibisan ko sa kataw, niining kalibutanan, na makonsider na kaaway sa inyo. Kaya ang tinuod di ay, ang kaaway sa Ginoo, dili ang tao na makasasa, kundili ang yawa na naa ni Anang maong tao.
But we can read many passages in the scripture na ang tao na himong kaaway is Ginoo, Isaiah 59 and many more. Di ba, kamantay mo, ana? Pero, theologically speaking, dili ba ang tao kaaway is Ginoo? Kinsa ang Yawa na maoy may biktima sa tao. Mga, hindi mo ni Pablo, Ephesians 6:12, what na makikaaway tao? Nakikaaway kag Yawa! Mora ko na kay kutla sa imong silingan, miembros, pamilya, kaila, pariente, kadugo, ayaw na kasi lagi. Kay bisag unsa na ka makasasa, believe me, God never treated that person as his mortal enemy. But the spirit, the bad spirit that is within in that person na nagpakasa, mora kaaway sa amahan. Pero sa tao, no. In the same manner, kung ang tao na makasasa, dili dai kaaway sa Ginoo kundi ang Yawa na naa sa maong tao, in the same manner, mao po na ang gustong i-apply sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna lang tutlo ka sa Ebanghelyo, higugmaan yung kaaway. Kahit sa pagkatinong, di na ako kaaway. Muna yung prinsipyos Ginoo, muna yung point, muna yung Diyos, muna tinuod. Ang makasasa, are not enemies of God, categorically. Although we can read, ang tao makasa na himong kaaway sa Ginoo, because according to St. Augustine, sin is contrary to eternal law. Ang sala, usa ka supa sa langit nung balaod, ima St. Augustine of Hippo. Oh. So para, oh, contrary, di contra. From the word contrary, di contra. Pero that's not the point. Ang sala, mao ay nakapakontra sa tao sa Ginoo, pero dili ang tao mismo na mahal, pinangga, anak sa Ginoo. Believe me. If you are listening to me carefully, you can understand what I am presenting today. Mahal ta sa Ginoo, bisag kapila ta makasa. Ngano, sa pagkatinuod lang, biktima lang ta si Yawa na naanato misunod. Biktima lang ta sa kalitngit na naghalis tong galamhan o kasing-kasing. Biktima lang ta sa princess, Yawa na nas malibot. What been the person to that bulag niyo na gulog ng itag tukuro? Biktima lang ta! Tanawa ang leon, gidescribe pa ni Pedro ng mong Yawa, nagbulog ng itag tukuro, ng itag biktima ko. Ang Yawa murag lupo, murag leon, nangulog ng itag biktima ko. So, kapag tapos Yawa, sige ni Panginjo, sige ni Panintay, sige ni Himo, o mga lakang aron ka makuha. Pero, instead, ang Ginoo masilag sa tao, more than a presumptuous Yawa. Huh? You got me? Are listening with me, people? Listen carefully. It's really me atong topic, ro. Kaaway. Listen na ba po ito, manong? What's the presumption of devils to the mindset of God? Believe me. Di ka basa ang Yawa sa utok sa Ginoo. 1 Corinthians 2, 10. Ang makabasa sa Diyos, maulaman ang iyang Espiritu. Ang hil, sila po dito, huwag sa maghatag katungod sa pagsaysay sa mga buwan sa Ginoo. Tao, Romans 11:34, we have the right na atong tugkarong we could not fathom the fullness of God. Only God himself knows sa iyang utok. But what different presumes? Unsa may different presumes sa Yawa, ngantos utok sa Ginoo. Morning. Ang tao iyang biktima ron. Ang tao iyang injuson. Ang tao iyang tintalon. Ulang Kristo magitintal 40 days 40 nights sa Diyawag 4:1-10. Kristo tao bayana. And that is an example, ulagway sa gitawag nato o realidad ng ang tao tintalon si Kristo. Gitintal mga Hebreo 4:14. Hebreo 4:15 gitintal pero wakang sa matintal. Wakang sa madaong ligunan. Kita, tintalon ka, paspas mang kaayo. Nga nang buhato na siyawa, sige ta tintalon. Nga nang gusto siyawa, sige ta niya biktima. Nga nang gusto siyawa, iya ta niyang Diyos. Nga nang gusto siyawa, nga pirmi ta niyang pakasanon. Because devil has a presumption. If you ask me, what is the presumption of devil? Iya manggong depresyon. Hindi man sa kabatas, utok sa Ginoo. Ang pagtuo mag-usiyawa na ang tao pag magsigiko ka sa mahimong kuntas Ginoo. Muna'y presumption siya, wa. But the truth is, that's not the mindset of God.
kabantay magyawa, marama rin yawa, no? May tanako, yakong pagitagbagi nga, intag sa sayog, mahimog daw tan, o, nga no? Ngayabi kong biktima mo, kay ang muna-una sa yawa, kaya man sa kabasa na bisputok sino, na sa akong pagsigib kanautan, pagpakasa, mausog ang panaw sa kinula ko, makuntra ko niya, sinultan ko niya dito, o kasilagan ko niya, o iya kong i-reject. Kabalo mo, sa diha nga si Mo Sanchez, sige, uminsan na natin ang mga wali, that the Father Almighty in heaven loves him so much, despite of his sins, na bisan siya mga apan, witnesses, kasalanan, anong si Brother Mo Sanchez, ang yung ministry di pa-expand man? Nganong yung ministry may dako man? Nganong milig-on man ang yung apostolate sa mga taong kabus anawin? O. Oh. Although makasasak siya, ingon siya, ang iyang pinming ingon, I'm very thankful to my Father in heaven because He loves me so much. Despite of my sins, according to Mo Sanchez. Kanang maong realization ni Brother Bo, mo pa rin, filming na akong giadap every day of my life. Sa panahon masayot ko, makasaha, sa panahon matintanta, makaimutag mga kasalanan, kalapasan. Ang yawa, udikta, kuwid sale, undagwali diya, hawa diya, di nakaangayan, makasasakang dako, ah, panuway na ka, tumangas, kinoo, kasuway na mo, inalaman mo si yawa, o ayaw na mong sunod ni Brother Edsel, kaya makasama mo, ayaw na mong simba mo, gyapon makasama mo, ayaw mo pang Ginoo, totoo mo mo Ginoo, ayaw na, kaaway mo si Ginoo, ah, sukong Ginoo ni mo, kaya makasama na ko, o ayaw mo siya, wasin is yung hunghong ni mo. Ikaw pa niyo, bitaw na, ah, di ba ko mang Ginoo, eh? Mag-iap ko makasama ko, sensya yung nalang umuras, di na ko mang Ginoo, eh? Kaaway ko si Ginoo, eh? Daunan ko, oy, paminaw, that's not the mindset of God. That's the mindset of devil because of his wrong presumption. Devil presumes nasa lihang magpakasaan tao, maghimog daw na ng tao, automatic kasilagan sa Ginoo, kaaway sa Ginoo, that's wrong. Believe me, di na tinon. Utok sa siyawa. Ang utok sa kinulahi, ikaw na biktima ng siyawa, mahalin ka niya. Wala na yung prinsipyo. Love the sinner, hit the sinner. In other words, kaya yawa utol sa sana, ang Ginoo na'y gugma. Example ako, God loves me despite of my sins, but God hit my sins as well as hit devils in my life. Mahal ko sa Ginoo, bisan makasako. Ngano? Biktima lang ko. Biktima lang ko. Ah, pangawa mo ng Panginoon, biktima lang ko. Siyawa. Right? You get my point? Oh. Kung ako, si Kuka, lapas sa Ginoo, si Kasala, sa'yo, Pukan, oh. Ilan to mo perfect ko, ah, di ko perfect. Kasi sabi na nun lang yung perfect ko, naman ko'y mga statements na yung perfect ko. Wala, makasakong na ko, pariyata. Ah, kung namo'y sala, napo ko. Sabi natin noon. Pero kung sa kabutan, ang akong gisaligan sa aking pagkatao, na Santiago Ros 3, si the love of God is always greater than my sins. Kaya mauli ang punto ni Mo Sanchez, na bisan siya nautan, makasa na siya mga huyang, kauyangan, kalapasan, still God loves him according to him. Mauli akong na-realize along the way, when I grow, in my maturity period, immature ba yan ko? Kay bata pa. Karon nagtubo na ko, nagka-mature na ko ginahinay. Mutubo mo kita, magpabilib na kasi kabata. Maugan na nga yung ministry, simbahan doon nga, did it forever? Huwag mo apil ka, kung saman, ministry of the youth. Hindi kung ka pabilib bata, matiguwa mo ka, at tugyapun ka. Huwag na yung ministry, simbahan, sa katuliko nga, did it ka, pwede ka natin forever. Kaya mutubo mo ka, mature pa ka. Mumaas mo ka, in other words, ah, matiguan mo ka. Sa unay mong palit, murag saging bani, kanang pinagpakan, pagkabos mo na tuwing, murag ito ng saging, pero wala'y bapa. Kanang lindo ba?
Dahon sa nang pormaha. Kaya magkatiguang. Right? Muna ay realidad na nga nga itong isils itong sa nauna-una nga kanading utok si Yawa o utok si Ginoo di na Cebu is 75 it ang utok sa tao o ng Ginoo lagi di po na Cebu kung sa Ginoo si Yawa it's it kasasakan na po di ka nga yan igual yun kasasakan ka oy uy napisa oh undang na oy muna isigit kong si Yawa na ko ah it's it ayaw niya wali kay di ka po yung ka po yung naglakaw. O, di kong gibat, di ka din ah. Kuyaw ni Yawa, na kayo kumuhung-hung. Ano ba daw ko dali mong program? Grabe mo mo Yawa. O, oh, it's still, naroon ba niya yung boss ni mo? Kaya ba mo, Lord, eh? This is my true to life experience. Yung mga tao, naiubos na ko, okay mo kung sinong dan. Ah, mga tao, ba ko lang, naiubos na ko, naiubos na ko, ni mo. Kaya mo ka makalungog kung may maibos na ko, lami na iundang wali. Lami na iundang sa ako ministry. Saan ba nang nalikamot ang way tao masuko na to na may mga tao na iubos na sila na to, yung pagyawa kung dangin sale, kaya na iubos din mo. Ah, di ka nga yan, di ka. Kung dangin sale, igilid ba ka? Ah, ayaw niya. Kauwaw lang niya. Ngunit na ba siya, wak, kamantay mo, birahon mo. Ngayon nga yawa, ay paminaw, balik ng wali, brother and sister. Ah, ay paminaw na. Pero kada istorya ng siya wa kis pinuod lang. Uglay lahi na kang ibangil yung matakad daw ang mag ang wali na kunyan tong yami at daw akong ibalik. Ang unsay na si Bangilyo na managlahi kada ang daw na akong ipampit. Ingyawa ah sa may mapalani mo na sige kang paminaw brother Ripstein ay paminaw niya si paglaan paglaki na to. Sorry. Oh, kapoy na si Panginoo. Kadungo mamungan mo siya wa. Sorry mo. Ako pirme. Yes, of course. Di ni binuang. Inuod niya akong istorya. Lagi na kung natin sa lahat, kung humuyaw ako eh. Undang si Mbawi, undang. Sakan ako eh. Sus. Ayaw niya. Masakay na paminaw ni Brother Ed Sili. Di ka ang ngayon. Oh. Ayaw lang. Pangalagad kay makasak maganda ko. O na makadungog kagagad. Dauron, tingapi-api pang Ginoo, religious group, makasakya po, tingsimba, makasakya po. That's diverse in just men. That's devil's mindset. That's not the mindset of God. Believe me. Dili na mo'y utok sa Ginoo. Ano? Kaya utok siya wak mo rin. Ha? Paminaw mo, by the people of God. Paminaw. Ang muna-una siya wak, kaya di masagabas utok sa Ginoo, na ang tao nga sige ka sa iyang tunduan ng tao, iyang libungan ng tao, iyang angels ng tao, undang hawa ayaw nag-alagad sa Ginoo kay kundra ka niya. Kundra na ka. Palayo, palayo. Ayaw na kay makasaka. Kunta na kaniya. So ba ang tao, hurat-hurat ko siya, wa ba nga mahipo kang kaaway sa iyong tungod sa imong sala? Pero, the truth is, dilit na may nauna sa iyo. Ang tinuod, kitang tao, biktima ta, mahatan niya, bisag magkamulit sa iyong taanak ka niya. Sa tiyak kitaw, magkatumatumba niya, among saog niya, magkapakog-pakog na, magkasamad-saman, magkamulit sa iyong mawali ang akong pag-amahan niya automatically. That's illogical. Bisa pa ako nga nagmaligo ng pita, maligo ng tunaan. Dili na mauwi ground and even the valid what he called the reason na mabugto ang akong pag-amahan sa pinangga na akong anak na si Maria Tia Matsili. Pili yung anak sa iyo. As a good father as I am. So to speak. Oh. Anong kamot? Anong kamot? Pag makita ko sa kong anak na nagkamulingit, nagkabando, nagkamulitsing. As a good father, what shall I do? What must I do? What I will do? Muadto ko sa kong anak, akong gakson, niya dalon ako sa among gripo, libuon ako. Ligoon ang ustiya. Nga, amaman, ayaw na kutro ha? Ayaw na kutro. Nabugto bang akong pagkaman o kanyang pagkaanak sa kuha? Wala. Inuspis si Bangilyo, mga anak mong tanas, amahan. Anak tamo, anak mo sa amahan. Dili mabugto ng pagkaanak o pagkamahan. Bisa pagkunsa ng balaod si yuta,
whatever legal procedures to be done. Di mo gina mabugto. Mabugto pa'y magkayon according to the norms of law, annulment whatsoever, divorce. But the relationship between a father and a child, no law, why balaod, and even any legal procedure na makapabugto sa relasyon sa anak o kamahan. That's why, kanidin atong nauna na mupalayo tas Ginoo kay nahimot ang kaaway, that is the inducement of devil. The truth is, siya di ay may kaaway sa kamahan, pero kita, anak ta, mahal ta, bisag ka pinapata, magkabuli. Believe me, this is the theology of Paul. This is not my theology, pero tinuhian ni San Pablo. Huwag ta makikaway tao, kaaway to ang yawa. In other words, ang Diyos, huwag makikaway na to, ang yawa na maoy nagbiktima na to, iyang murtar ni kaaway. Pero kita, pinanggap ta kay anak ta niya, bisag ka pinata magkabuli. Pero ang yawa, kung si Bruno, kung palayo niya kay makasana ka, nasuko ng ginuunin mo. Ah, palayo niya kay hinakangayan, dautan na ka, talimadi ka, sugarun ka, regadik ka, palayo ayaw na pang ginuun, paminaranib sa ayaw, kay makasakang nakundi ka ngayon.